Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si Pastora Loy Pulgencio, ngayong Marriage Counselor dito sa Pre-Marriage Counseling Seminar. Ako naman na ngayon ang siyang lalaki. Balik pa rin na natin na. Sa itaas ang lalaki, babae, lalaki. Pag lahat mamaya nang nakats, siyempre yung mga nanalo ay sila magbibigay lang tayo. Okay? Para naman hindi sumakit yung pwede yung tawag tayo, no? Sample mo na, wa. 1, 2, 3, cats. Dapat. 1, cats. 2, cats. Okay? Okay, so kailangan ko sabihin. Gano'n na. Adam ko. Batong. 2, 3, cats. 1, cats. Pwede naman yun. Sige, okay? Pwede na? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako si Pastora Loy Pulgencio dito sa Pre-Marriage Counseling. At sa umaga pong ito ng taong 2021 ay ating pong pag-usapan ang tungkol sa gampanin, kakayanan at epekto ng isang magulang sa buhay at kinabukasan ng kanyang anak. Nasa kabataan, ang pag-asa ng bayan. Ito yung sinabi ng ating bayani, si Jose Rizal. Ang sinasabi ko po naman, ang mga magulang, ang pag-asa ng mga kabataan. Alam niyo ho ba kung bakit ang atin pong mga anak, itong ating mga kabataan ito, ay nakaharap sa dalawang landas. Isang landas na maghahatid sa kanila sa kabiguan at isang landas na maghahatid sa kanila sa buhay na mayroong kabuluhan. Ano po ba yung buhay na patungo sa kabiguan? Ito po yung way of life na walang focus sa anumang kanyang ginagawa. Ito po yung punong-puno ng kalituhan kung ano ba yung nararapat niyang gawin. Dahil sa kakulangan ng kanyang kaalaman tungkol sa kanyang kalakasan. Yun pong buhay na walang pag-asa. Yung kawalan ng pag-asa sa anumang kanyang ginagawa, feeling niya ay hindi magkakaroon ng katuparan. Yung takot na mabigo. Minsan, ganyan po yung ating mga kabataan na kaya ayaw nilang mag-try o ayaw nilang harapin yung mga opportunities sapagkat natatakot silang mag-fail. Yung sistemang gaya-gaya, kung ano na lang yung makita sa iba, dahil sa kawalan ng vision o yung pananaw tungkol sa kung ano yung landas na gusto niya o yung pananaw niya tungkol sa sarili niya sa hinaharap. Yung kawalan niya ng goal, kung kaya natatakot siya na harapin ang mga challenges sa buhay. At yun bang nabubuhay ka sa yung pang sobrang kompromiso na kung kaya hindi ka magkaroon ng kalayaan na
kumilos ay dahil nabubuhay ka doon sa mga pangako na kailangan mong gawin ito, kailangan mong gawin yan, kailangan mong lumaya para magawa mo kung ano yung nararapat para sa iyong sarili. Yan ho yung mga buhay na patungo sa kabiguan. Ano naman po yung sinasabi nating buhay na makabuluhan? Ito po yung meron kang direksyon sa iyong pinatutunguhan. Meron kang pananaw tungkol sa hinaharap at tungkol sa sarili mo. Meron kang goal na inaabot. Hindi ka natatakot na mabigo kung sakaling mag-try ka. At hindi ka nag-aalala sa kung anong sasabihin ng ibang tao tungkol sa iyo, sa iyong mga ginagawa na inaakala mong makabubuti para sa iyong kinabukasan. Makabuluhan ang isang buhay na ginugugol mo, hindi lamang para kumita ka ng pera, o hindi nasisiyahan ka sapagkat ito yung mga bagay na nais mong gawin. Makabuluhan ang isang buhay na ginugugol mo sapagkat handa kang mabigo. Handa kang makipagsapalaran. Okay lang kung hindi ka magtagumpay. At open ka sa kritisismo ng ibang tao. Sapagkat mahalaga sa iyo ang mga bagay na ginagawa mo at meron kang isang malaking pag-asa na isang araw ay magtatagumpay ka rin. Sapagkat ang landas ng tagumpay ay isang landas na maraming kabiguan. Hindi po ito isang straight path na ang akala mo ay smooth ang lahat. Ang tagumpay ay isang landas ng buhay na punong-puno ng maraming failures bago mo ito makamtan. At iyon po ang sinasabi natin na isang buhay na makabuluhan. Po ang naglalakbay doon sa journey na patungo sa social deterioration kaysa doon sa mga naglalakbay patungo sa buhay na leading sa walang hanggang possibilities na pag-asa ng kasalukuyan. Ang bawat bata ay maaaring maglakbay sa landas na ito kapag tayong mga magulang ay ipakikita ang daang iyan sa kanila at sila'y ating aakayin. Kung hindi po, sino at saan sila maaaring matuto? Kung hindi sa sarili nating tahanan o sa eskwelahan kaya. Subalit kailan? Panahon na po para tayong mga magulang ay magising sa isang katotohanan na tayo ang kinakailangang mag-akay sa ating mga anak upang ang ating mga anak ay maging mananagumpay sa panahong kanilang hinaharap. Hanggang dyan lang po tayo sa araw na ito. At sa mga susunod na video ay ating pag-uusapan ang parenting a child.
yung pong may kinalaman sa kanilang development, stages of development. Marami pong salamat sa inyo. Ako po si Pastora Loy Fulgencio dito sa Pre-Marriage Counseling.